sa video nito ano, ang hirap ng ano, ng meron kang gusto pero hindi mo naman magawa-gawa. Di ba? Ako kasi ano, gusto ko talagang ito yung ano, sa yung nag-aral ako ng agro-entrepreneurship. Ang dami mo natutunan. Salamat na lang kay Tesda. Kasi nga, salamat din sa siyempre, ako talaga yung naghanap, ako talaga yung nagtatong, talagang active na active ako para magkaroon ng kaalaman. Kasi may mga tao na kahit na, para ba sa kanila bali, wala lang yung gumastos ng pera, bilhin ng sigarilyo, alak, para bang ang katwiran nila, pera ko to, bisyo ko to, bisyo ko to. Nung time na, ano, na may ganun din akong ugali, pero nung wala akong mahingan, ano ako, parang tae ako sa kanila, yung tae, yung parang bang wala ka silbi. Tapos, pag may pera naman ako, mabait naman ako, mahirap pala maging ano, maging ganun. Kasi nga, isip mo, parang bang ano, parang bang, ah, ganun talaga sila, ano na, kasi ugali. Kaya ang hirap, yung time na yun, parang bang, na pag marami kang palang mga kapatid sa loob ng bahay, tapos ikaw lang yung, sabi ko nga, hindi ako ninigrilo pero may tama ang katawan ko sa sigarilyo. Noong time na yun, talagang ano, talagang nag-aral ako, nagkaroon ako ng kaalaman. Naging ano ako, naging active ako, naging interesado ako. Kasi nga, sinong nga ba nakapagtapos sa amin ng pag-aaral? Siguro ano, pasalamat din ako sa lola ko. Kasi kinuha nila ako doon. Tsaka, siyempre nagpursige din talaga ako na makatapos ng high school. Kasi, ano ako eh, gustong-gusto ko talagang balang araw, gusto ko talagang isa din ako sa totoong naging successful. Meron ako nilapitan na tao na sabi ko, patapusin ako ng pag-aral. Hindi ko naman nabanggit sa kanya na kahit ilang computer kaya kong gawin. Pero, hanggang reformat lang, di ba? Installation ng ano, programs, pag-assemble, pag-network, tsaka yun yung kaya kong gawin. Na binigyan ako naman ng pagkakataon na magturo. So, kasi ang tagal na naman eh. Kung sa ano, kung sa manok yan, ano na ako, yung bihasa na may, may tahid na ba tawag doon. So, kaya ko nang humarap sa madaming tao para magsalita dahil meron akong skill. Sa lahat ng mga training na nagawa ko, walang ibang dapat pasalamatan, siyempre siyempre, unang-unang sa taas ang Panginoon, di ba? Siyempre, sarili ko, siyempre, yung supporta din ng, siyempre, yung saan ako nakatira, siyempre, sa magulang ko. Naging ano lang ako, naging interesado lang talaga ako, kasi ang hirap ng walang kaalaman. Ang hirap nung palipat-lipat ng bahay, wala kami sarili. Anytime, pag wala kang titulo, kapag naninirahan ka lang, pwede kang anytime paalisin eh. So, nakakaranas kami ng umuulan, tulong-tulong ang loob ng bahay namin. Tapos, maingay kapag mahangin. Dami. Hindi, para bang ano, ito yung komunidad na hindi siya, ano, hindi siya perfecto. Yung bagang ang daming, pag ang bahay may ganyan, ang tingin sa'yo mahirap na mamamayan. Kasi kapag wala ka talagang plano, bawa nagtayo ka ng pamilya, walang plano, parang ano yan, ang tingin sa'yo kapag mahirap ka, walang pag-asa. Pero kung nakatira ka sa isang subdivision, magandang bahay mo, ang tingin sa'yo, may kaya ka sa buhay. Yun, pag hindi yan eh, may mga ganun talaga, ang hirap. Natakot din ako. Ako talaga gusto ko din magkaroon ng pamilya. Pero may mga bagay na siguro nilaan na rin siguro ng taas. Eh, huwag ka na mag-asawa kasi nga mahina ang loob mo. Hindi naman ako kagaya nung barkada ko na ano, lahat ay binuntis. Tapos binabayaan lahat yung mga asawa. Hindi ako ganun. Kasi kahit pa paano naman naging totoo din naman ako. Siguro ano lang, kulang yan talaga sa tamang trabaho. Kasi pag may trabaho naman, pag hindi ka naman tumatagal, ibig sabihin, hindi yun talaga para sa'yo. Kasi yun nangyari sa akin, palipat-lipat ako. Kaya nga, pag tignan mo yung resume ko, ang pangit. Pero, siyempre, bandang huli, aralin mo na yung tamang resume.
Kasi andyan na nga yung internet eh. Paano ka makapasa, ano yung mga tips, yung ganun. Ang hirap kapag walang plano talaga. Kapag buka ng pamilya, walang plano, wasak yan. Lalo't wala ka sa Diyos, wasak na wasak yan. Kasi tapos yung napangasawa mo, ano, hindi siya yung wala siyang kapasidad na gampanan yung trabaho, wasak din yan. Tapos wala kang permanenteng yung source of income. Tapos mahilig kang mangutang. Wasak na wasak yan. Maraming ano, marami sigurong pamilya. Siguro ha. Pero alam ko, iba-iba ng mga problema sa buhay. Iba-iba yung pinagdadaanan. Iba-iba yung dinaranas. Ako, sabi ko nga, mahirap na mahirap ako. Pero nung nakita ko yung kapwa ko na mas mahirap, sabi ko, mas maunlad pa pala ako. Mas, para ba nakita ko yung sarili ko na, ay, hindi pa pala ako yung mas hirap na hirap. Kasi tapos sabi ko, oh, marami pa pala akong training certificate. Para bang blessed na blessed pa ako. Pero ba't nangyari yun? Siguro kasi meron talaga akong hinahangad. Meron talaga akong gustong patunayan. Kasi kapag nandito ka sa mundo, stuck ka na lang sa ganung bagay na wala kang kaalaman. Para bang, ay, ano, bisyo ako ng bisyo, sigarilyo ako ng sigarilyo. Para bang, yun na lang ba yung buhay mo? Na kasi wala ka sa tama. Kasi nasa mali ka. Kasi pag yung taong ano lang, ganoon ang katwiran, hindi siya yung tamang tao eh. Yung parabang nasa ilalim pa rin siya ng ano, ng espiritu ng ano, ng masama. Kasi binigyan ka ng katawan, yun yung templo ng Diyos na kailangan mo ayusin, nilisin, alagaan. Kasi buhay yan eh. Kasi nung nag-alaga ako ng pasyente, ano, libre kain ako, suportado ako sa pera, alagaan ko lang yung kapatid niya. Nakita ko na ang daming mga pasyente, lahat yun, may mga sakit. Maganda pa yung aksidente ka eh. Hindi sila, ano, kaya nang ganun, ano, dahil sa bisyo. Yun lang. Ay, dito na lang, paalam na lang po. Bye.